Super last question, ito kay Skyler Salvat. Ayan, Skyler. Alam nyo, tumatak talaga sa akin yung si Skyler na asawa ni Walter White sa Breaking Bad. Diba? Yun yung pangalan niya. So anyway, off topic bigla. Skyler, which is better sir fit sa mutual fund peso bond or growth fund? Better for what? No? If we are thinking long term, of course, better yung growth fund. If we are thinking of short term, better yung peso bond. So, depende dun sa financial goal mo. Anong ibig kong sabihin? Kung yung pera na i-invest mo ay plano mong gamitin 10 years or 15 years from now, kasi pang retirement mo yan, ilagay mo sa growth fund. I think that's a better choice. Pero kung yung ilalagay mo na pera dyan, sabihin na natin ay pang negosyo mo 2 years from now, di ba? Or yeah, pang capital mo sa negosyo, hindi ka pa makapagtayo ng negosyo ngayon kasi may pandemic pa or meron ka pang hinihintay. So gagamitin mo yung pera 2 years from now. I would say sa peso bond fund mo na lang siya ilagay kasi baka mamaya bumaba ang stock market kasi ang growth fund niya sa stock market yan eh. Baka hindi pa tumataas yung stocks by that time. So lugi ka pa sa growth fund. So it would be better to just invest it in the peso bond. So it's the same, no? Meron lumapit sa akin, meron daw silang 200,000. So gusto, saan daw magandang i-invest? Maganda ba raw siya ilagay sa saan daw ba siya, anong company ba raw sa stock market ang magandang bilhin doon sa 200,000. So tinanong ko, anong plano niyo diyan sa 200,000 pesos? Ang sabi is budget daw nila para sa kasal nila next year. Next year, di ba? Next year. So, that's just a short-term goal. So, sabi kayo, 200,000, wag na wag nyo ilalagay sa stock market. Kahit na sinasabi ng mga tao na bargain ngayon, sale daw ngayon sa stock market, kaya gusto nilang ilagay yung pera nila. Pero kasi, wala tayong kasiguraduhan kung saan pupunta ang stock market. Kailangan mo yung pera, yung 200,000 mo, sa kasal ninyo next year, ilagay mo na lang yan sa time deposit, ilagay mo sa isang high interest bearing savings account, or siguro money market fund na lang. Diba? So yun yung sinasabi natin, yung financial goal is the one that will dictate where you should invest. Okay, so Skyler, ang unang tanong dyan ay para saan yung pera? Kung short term, sa peso bond. Kung long term yung financial goal, sa growth fund. So yan yung sagot ka sa'yo, Skyler, and also, walang R yung pangalan ko. Fitz lang, FITZ. So, yun, maraming salamat, Skyler. So,